perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God and of perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait. But speaking the truth in love, may grow up into him in all things which is the head, even Christ. From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again. Malalim to, but I pray na kaya naman po ang Panginoon ay relate lang kami, Panginoon. Yung iba, ma-advance, Panginoon. Yung iba naman, review na lang. So I pray kayo pong mauna sa amin. Maraming salamat sa inyong mga biyaya, Panginoon. Handa yung pangapusot isipan. Sana masala sa aming bilang, Panginoon. Masanay po kami lahat, Panginoon. Mag-crave, Panginoon, sa inyong salita. Pangunawa. Kami po ay patuloy ang paglago at magamit niyo po ng lubos, Panginoon. Ngayon and in the near future, Panginoon. Kaya po malulhati. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, dito muna tayo sa part 1 kasi mahaba po ito, Ephesians 4. No? So, again, good evening po sa lahat. Title po nito is Walk Worthy of the Vocation. Okay? Walk Worthy of the Vocation. So, ano yung vocation? Ano yung vocation? Liam? Ha? Hindi mo alam. Si Yesha? Hindi niya narinig yan? Oh, vocational yan. Oh, ano yung vocation? Ikaw next man. Vacation yun, gusto natin, di ba? Ano yung vocation? Brian. Yan, okay. Mamaya pag sila yung vocational, pabaho. Pag vocation, especially dati, kasi Catholic ako dati, nakikinig ko lagi sa kanila eh. Pwede rin yung tawag niyang calling, di ba? Kaya pag sila yung vocation, yan, tulad dito, tingnan ko, pareho sila ng ano, matama, no? A summons or strong inclination to a particular state or course of action. Sa Tagalog, alam nyo na inclination, lagi yung ginagamit yun. Ibig sabihin, naka-incline ka dun. Okay? So, pag sinabing summons, parang tinatawag. Ganun nga, kaya nga calling yung tawag nila dyan eh. So, hindi mahirap intindihin to kasi kahit mga bata, di ba? So, yan, pag ano kayo ng course nyo, tabaho, syempre, kung lalaki ka, mag-obigay ni ka ba? Parang mali, di ba? Pero may ganun. Loko-loko siguro yun. Pati yung mga nagpapasa doon. Anyway, ano pa? Ngayon, yung mga nagluluto ngayon, mga lalaki din magagaling eh. No? Okay din yun. Pero ano pa yung mga talagang bagay? Yung ano ka, sundalo ka, babae ka. Tama ba yun? Meron na rin. Pero yung sasabi nga, ano may inclination mo? Babae ka, gusto mo may pagsabay sa lalaki? So, ano pa? Kaya karamihan po ng mga teacher. Kaya yung mga babaeng, mga Kristiyano, teacher ang inclination niya kasi iniisip nila ministry. So, again, tingnan mo rin kung ano yung inclination mo, yung calling mo, tinatawag nila, or summons, or vocation. Pero pag vocation talaga, yun na yung kayong pinagkakabalahan. In short, trabaho. Yan na lang gagamitin kong term ngayong gabi, ha? Trabaho. So, hindi work, basta vocation. Ibig sabihin, doon ka tinalaga, doon ka na, yun ang ginagawa mo at gagawin mo. At tinanggap mo yun. Okay? Kaya pansinin dyan, sabi dyan, especially a divine call to a religious life. So, kasi nga, yan ay natagpuan sa Bible. Kaya balik tayo doon. Kaya sabi dyan, worthy of the vocation wherewith ye are called. So, ang tanong, sino bang kinakausap ni Paul dito sa Ephesians? Mga pastor lang ba? Lahat po yan. Okay, malinaw yan. Ha? So, hindi lang taga-Ephesians, pati tayo. So, yun siya, mga member itong mga Kristiyano, mga ligtas. So, ulitin lang natin.
I therefore, the prisoner of the Lord, okay, pansin ninyo, si Paul ang tingin niya sarili niya about servant, prisoner. So, lesson, parang yan, sa tabaw, sino yung magaling magtabaw? Yung double-hearted o yung talagang gano'n na, sold out na, yan ang tawag din natin dyan eh. Sino yung mas gagaling? Siyempre, yung sold out ka na. Kahit sa amin, ako, inaamin ko, di ako sold out sa work ka na. Bukod sa, siyempre, dito na ako sold out, di ba? Kaya sa amin, may mga ganun. Sir, ako lang ano, overnight, ako yan. Tapusin po, may ganun. So, magagaling yun. Gagaling pa. At mabilis ang advancement ng ganun, okay? So, ganun din naman tayo. So, sino din sinasabi ditong, anong tabaho ng ano, ng Kristiyano ngayon? Come on, pop up. Anong tabaho natin? Soul winning, salamat. Ganyan tayo sa church eh. Pero marami pa iba. Okay? So, pero yun ang talagang pinaka. Kaya pag hindi ka pa soul winner, i-desire mo at least. Kaya nga, sama-sama ka, tutunan mo yan. At kahit di pa, at least supportahan mo lang yung soul winning. Ikaw yung driver, ganyan. So, yan. So, maganda kaya si Paul po ay talagang napakahusay niya naging hindi nga siya pastor. Siya ay ano, evangelist. At church planter. So, kasi nga, tingin niya sa sarili niya, tinalaga niya na siya ay parang nakakulong. Ibig sabihin, hindi siya maka... Kung gusto niya mag-party-party, hindi pwede. Evangelist ako eh. Ay, may barkada dito. Ano mag-gusto ng barkada ngayon? Basketball. Sabado eh. Ay, hindi ako pwede dyan. Kahit gusto ko yan, kasi prisoner ako eh. Intindihan niyo, mga bata? Sabi dyan, ako nagsasabi sa inyo, ako tinalaga ko yung sarili ko para akong isang prisoner. Beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. So, nabagit natin vocation, ang tabaho ng mga Kristiyano, about soul winning. Ay, makikita natin mamaya dito, mga kapatid. Yan, yung mga ate, kuya, ano yung... Mamaya, isa-isa na actually natin. Pero meron kayong obligasyon, trabaho sa loob ng church. Okay? Ano yun? Ano yun? Nagpakanta, di ba? So, nag-aaral pa lang. Okay yun kasi, yun nga, minsan wala si pastor. Yung isang taga-pakanta dati, ako lahat dito eh. So, ano pa? Ang dami yan. Driver, deliver ng ano, yan, gagawa ng pulpit. Ganda na ng pulpit natin doon. Si Daddy, overall na rin. Tapos, nagbigay pa ng ano, sa bagay. Blessing, ano? Sana lahat kayo, higitan nyo pa yung kaya nyo. Yan yan eh. Ano gusto kong sabihin? So, marami tayong pwedeng gawin. At nga, isa-isa nga nga ito. Kaya, title nga nito is Walk Worthy of the Vocation. Pero sabi dyan, walk worthy, ano yung sabihin nun? Kasi tinawag ka na dun eh. Kristiyano ka na. Okay? For example naman, teacher ka. Yan na lang muna, ano? Teacher ka, ano yung talagang obligasyon mo? Matuto yung sadya, hindi yung magka-clock in ka lang, okay. Ganyan daw sa public, di naman lahat. Ganun talaga, mag-public eh. Hindi dapat. Pero kahit hindi sila magturo doon, kasi ilala ako, nag-aayos ako nung ano, sa public school. Tapos na gano'n din ako dyan, nag-share din ang gospel doon naman sa ano, di ba? Kasama kayo nun, di ba? Pero nananasa ko kasi yung isang sagadayo din, teacher sa public school, pinapaayos sa akin yung ano. Di pinuntaan ko naman. Di ko lang pa't ako nakakapunta nung Sabado siguro yun. May pasok ba na Sabado ang public school? Anong nakapasok mo? Minsan. Anyway, yun doon, no? ang gulo nung klase. Tsaka yung mga teacher, parang sanay na sila doon. Nila sinisita. So, pag ikaw yung teacher, dapat siguraduhin mo, matututo, yun ang trabaho mo, ano pa? Yung pinakaano ngayon, yung mga health ministry, or mga, tawag dyan, mga doktor, obligasyon mo yun, kaya yung iba, nakita ko karamihan doon, Kristiyano talaga, yung nag-oppose nga dyan sa bakuna. Ano pa? Driver ka, siguraduhin mo, basta may reklamo dati sa isang driver, hindi ko na sabihin sino, pero ganun, sabi niya eh. Sobrang asa na sabi sa pulpit tuloy eh. Kasi pag driver ka, ano dapat? Nagawin mo? Ha? Maingat! Hindi yung gaganyan-ganyan yung... ano ba?
Maalaga sa sakyan, Sampa. Maaga ka, pag-usapan natin. Aalis tayo ng alas 7. Hindi alas 7 maliligo, ganun. Kaya, kinukwento niya yun, kaya natatawa din ako. Ganun yun, okay? So, safety, ayusin mo yung ano, alam mo, kondisyon ng sakyan. So, ano pa? Sa amin nga, ano sa amin, sa IT kasi ganun. Siguraduhin mong tumatakbo yan, 24/7. Eh, minsan di pwedeng ganun, pero kailangan siguraduhin mo. Kaya, okay na yan eh. Hindi okay yan. Lahat ng pwede mong gawin, baka siguraduhin niya. Pag nag-down niya, nag-ano na kami. Bakit gagawin niya? Kahit nawalan lang ng, kasi saglit lang po yun. Malaking pera na mawala. Anyway, ano pa? Go. Ano yung gusto niyo maging? Mga nurse, ano yung siguraduhin niyo pag nurse ka? Ganun din, sa health worker, huwag mo itutulok yan. Wala mo nakakasama. Pero iba, bale wala. Dito, hala na. Sinabi nila eh. Ano pa? Mga pangarap nyo? Teacher ka rin mabad? Sana. Sana, oo. Eh, paano yung mga nagbebenta na kung ano? Ganun din, siguraduhin mong quality, lalo pag pagkain. Para lang kumita, alam mo nang nalaglag sa kanal eh, bebenta mo pa. Ano naman. Ano ba? Yesha, ano ka ba? Teacher ka rin ba? Ikaw? Wala pa. Tagakain. Ayan. Ayan, magulang ka ngayon. Nanay ka, ano ka? Siguraduhin mo yung anak mo, natututo, paglaki niyan, pati spiritual yan. Hirap yan, maging magulang. Pero saya. Ano pa? Desiree, ano ka? Maglaki. Chef, o anong inaano ng chef? Masarap. Again, walang ano. Pero minsan pag pera-pera nga, anong healthy-healthy? Anong masarap? Diba? Tawa ako sa KFC kanina. Meron silang hiwalay na yung sugar nila eh. Anyway, ano pa? Ikaw, ano ka? Ano makarelate kayo lahat bago tayo bumanat dito? Ano ka, Steven? Kunwari, doktor. Ano man yan? Kasi hindi pa sigurado ito eh. Yung doktor ka, ganun din. Huwag mo tuturok yun. Huwag ka mag-a-advise na makakasama sila kasi mabayaran ka ng Pfizer. Okay? By the way, na-share ko ba sa inyo yun? Nakita nyo ba yung inamin ng Pfizer na hindi nila tinest yung ano? Bakuna. Ano pa? Robby! Ano kayo? Ha? Sundalo. Sundalo? Ha? Mekaniko. Ganda yan. Pag tatlo na isakyan natin, hindi yun natin. Ano nga? Hindi pumayag. Sa kunwari lang, gano'n, mekaniko, yung mekaniko ko po. Tiwala ka dyan. Sasakyan niya, tatakbo mo ng ilang, ano, napakabilis. Tapos mayroon palang hindi mahigpit doon. Lalo gulong. Kahit vulcanizing, may inaano na dyan, di ba? Inabayaran mo na magkano lang yan. Malakas na yung 150 dyan eh. Pero tiwala dapat yan. Nakita niya ba sa YouTube, natanggal yung... Hindi, wala. Ang totoo yun. Kasi nagmamadali siguro. Pero naintindihan niyo na po, vocation. So, lalo naman tayo, mga Kristiyano, anong pinagkatiwala sa iyo ngayon? Ngayon, again, yung iba sa atin, bata pang Kristiyano, so, ang ina-expect lang sa iyo, makinig! Okay? Kasi pag di na ikinig, nakakabastos, salita ng Diyos, tsaka sa mga nakakakinig. Yung gusto makinig, di nakakapakinig. Mahirap ba gawin yun? O kailangan mo every service umisigaw? Diba? Obligasyon nyo yun. Ngayon, may mga bago sa atin, mga bata, medyo inaalalayan natin. Pero ganyan po yan, naalala ko naman sa trabaho namin isa, talagang iyak sila kasi nabwisit sa kanila yung boss nila namin eh. Pero may nagmi-meeting, nagtatawanan, sabi ba ng boss na, huwag na yung pumasok bukas. Kaya paglabas na sa meeting room, umiiyak. Sabi, huwag na kami pumasok bukas eh. Yung inaasahan mo yung pera, di ba? O ngayon tayo, anong obligasyon natin? Sige nga. Alam nyo ba kaya, seryoso tayo dito, hindi tayo katulad ng iba dyan.
Kaya nagbebenta sa labas ng church, hindi tayo ganun. Iba dyan, baliwalaan sa kanila yan. Kailan lang, again, naaral ko yung, bakit nga ba ang hirap maligtas nito? Bakit pati mga Baptist, sinusunda nila? Yung mga compromise ng mga CCF, for example. So, bilang basta, inaalam ko yon para alam kung paano address. O tapos yung mga member na supposedly nakikinig dito, ano? Easy-easy lang. So again, yung pastor ang mag-set ng tone, pero yun nga, meron tayong gagampanan. So, siguro alam nyo naman yan. So, lalo itong mga anak ni Kuya Jun, yung ano, di ba? Nakikita ko nagbubuat ng balde si Desiree. Sabi ko, salamat. Bata pa, marunong na, no? Hindi ito yung tipong, ano, susuko pag inutusan ng asawa na, uy! Kanina, umalis si Ma'am Mayan, eh, nagpupusi, ano, sabi ko, nag-aaral ako. Kanina, hindi ako pumasok kasi nagpag-ibig ako. Pero, susuko ka ba? Kung ano yung dapat mong gawin, kung nari, asawa ka, lalaki ka, yan. O, lalaki naman tayo, tapos sa sabay. Tinatamad ka, pagod ka na, napagalitan ka na, ayoko nang pumasok bukas. Saan tayo pa ng pagkain? Hindi pwede yun. Masyado kang sensitive. So, ganun din kayo dito. Medyo natisod lang, ayoko nang ano, ayoko nang magbigay. Kalimutan na natin yan. Yung iba naman, di nagbibigay. Nakatingin ka sa iba. Ang gusto mangyari. Okay, so yan yan. So ito may vocation tayo. Lumakad tayo na karapat-dapat tayo doon kasi tinawag kang Christian, tinawag kang anak ng Diyos eh. So again, nasa iyo yan. Everyday, ano mo yan. Kaya challenge ko kayo. Anak ba talaga ako ng Diyos? Ba't wala akong ginagawa? Ba't iisi-isa lang ako? Ba't okay na sa akin magdaldalan, nag-aaral na tayo dito? Kahit nga sa awitan po, yung awitan, di naman niyang kinakanta niyo araw-araw. Ay, maganda nga kung kinakanta niyo araw-araw. Kaya yung timing, ha? Hindi maganda yun. Nailito ko eh. Magandang pakinggan pag maayos. Na kaya dinala ko kayo sa Moraya, di ba? Nasabi ni Pastor Padua doon. So, yung church, yung tao. Pero yung lugar, hindi na importante. Ganun ba yun? Hindi importante rin yun. Mas importante yung tao, pero nagre-reflect kasi sa lugar. So, pinapaganda mo yun para sa mga bisita rin, para sa sarili natin, ano pa. Pag nakikinig ka, kinukonsider mo yung katabi mo para makinig din siya. Eh, kung dinaldal mo, eh, gusto na nga magkulit niyan, isa ka pa. O di, wala na. Hindi, pangit yun lagi tayo sinisigawan, kahit naman kayo, di ba? Mabisina, kahit saan pa, ayaw natin sinisigawan, pero, kaya sinabi niya, walk worthy. Dapat ka ba na maging anak ng Diyos? Hindi nga eh. Pero ginawa ang anak ng Diyos. So, ito ang gagawin mo ngayon. Amen? Amen. Yan. Yan ang napauna yung sermon. Ha. Wala akong balak sumigaw ngayon kasi puro ano to eh. Anyway, sabi dyan, we're with your God. So, ibig sabihin, tinawag ka maging anak ng Diyos at lingkod ng Diyos para sa tabaho ng seryosohin mo. Hindi yung hihinahina sa tabaho. Okay. Ito na po yung isa-isay natin, sinasabi ko kanina. So, paano tayo dapat lumakad? Isa-isay niya yan eh. Yan tayo bibitinin eh. Especially sa chapter na to. So, hanggang 16. So, sabi dyan, so, paano ka daw, maglilingkod sa Diyos? So, dapat, with all lowliness and meekness, humble ka. Okay? So, nabanggit ko na kanina, tuloy, sumisigaw na rin ako kanina. Baka isipin na iba, galit ako, mayabang, ganyan po yan eh. Minsan, pag hindi pa malago yung siya, no? At even yung iba, mga distractor ba? Pag nakita nila kami, ganito sa CF, ganyan lang si Peter Tanchi, ganyan lang, medyo ano pang mag-Tagalog, kasi Chinese eh, no? Inainggan ko ng isang araw, kasi nga, ayun eh, repent of your sin din. Sins. Anyway, ano yung sabi ko? So yun, so pagpastor ka, minsan, kahit tatay ka na lang, kasi may ito ah, mga tatay, mga iging tatay, obligasyon nyo pong i-disiplina yung mga anak nyo. So, hindi ko na kailangan sabihin nyo, pero kailangan eh. Kasi iba daw, nagmamalaki pa. Ako, hindi ko pinapalo yan eh. Ayun, sabi sa Bible, he that chasteneth not his son, ang sabi doon, kung hindi mo pinapalo, hindi mo mahal yan.
So kaya paluin mo. Hindi lang para sa kanya, para sa ibang tao. Kasi pag naging loko-loko yan, ano? Salot, perwisyo. Salamat. Perwisyo sa church, sa society, di ba? Kaya dito minsan, di ba? Buti na lang yung mga taga rito, bye-bye sapa, ito yung mabait eh. Kaya kung kaya nyong iwin yung mga taga doon, di ba? Kasi may nagreklamo, umbira, nagbabasketball. Wala naman masamang magbasketball. Eh kaso may nakikira, may kalsada yun eh. Sabi ba naman, na-istorbo yung pagbabasketball, may sinabi. Kaya sabi, re-reklamo daw doon. Tama naman, kasi hindi una, kalsada yun. So yung mga bata po, pag hindi naturuan, loko-loko. Mga palalo, mayabang, hindi masabihan, hindi maturuan, hindi ma, ano, pakiramdaman mo na lang, nakikidaan eh, kalsada yun eh. Anong pakialam mo sa basketball mo? Ha, PBA ba yan? NBA ba yan? So kaya po yung mga tatay, dapat kasama po, hindi mayabang pag dinisiplinan mo yung anak mo. Amen? Ikaw ang mayabang pag hindi mo sila dinidisiplina. Pansinin mo yung mga ibang loko-loko dyan. Loko-loko yung anak nila. Tapos kunwari, sabihan mo yung anak nila, galit pa sila. Kasi ma-hurt sila. Kaya sabihan mo, loko-loko anak ko, di naman. Pero loko-loko talaga. So, obligation natin dyan, ha? Kaya, pero, yun nga, set aside na yung sa pastor, no? Sinabi ko lang yun kasi, yung iba kasi gano'y iniisip. Pag sumisigaw, pag nag-preach, ang dapat lang naman, hindi umiiwas, ang iniiwasan ng iba, mayabang, hindi gano'n, ha? Anyway, with all lowness, kung gano'n na, paano ka maglilingkod sa Diyos? Nabanggit ko rin minsan yung iba, di ba? So, ngayon, nagtuturo na rin kayo sa mga bata, huwag nyo isipin naman yung iba, itong mga to, pagalitan ko kaya itong mga to, iniisip mo lagi kung ano yung makabuti sa kanila. Amen? Tapos, pinagmamalang, oy, ang mga suot mo, mapangit. Nakita mo ba yung suot ko? Dapat ano ka lang? Humble. Amen? Yung managuturo na dito. Nakita nyo lang siguro sa mga teacher nyo dyan. Ngayon, huwag nyo lang gayahin yung mga hindi maayos. Meekness, ganun din po yun. Humility. Long-suffering, ito na nga yung hinahayaan mo lang. Sige, madaldal sila ngayon. Hopefully, after how many periods of time, ano man yan, months or years, maayos na sila. So again, sa JJX, paalala, iba po yung mga bata pa doon. So, salamat sa mga tsatsaga po, no? So dito naman, medyo okay-okay na kasi umayaw na talaga yung mga ayaw magbago, eh. Pero, anyway, pag may nabago na dadagdag sa atin, tsagay natin. Amen? Amen. At tulad na iba, kanada, eh, itong ano, alam nyo na, may carnality, ganyan. Bayaan mo na sabihin nyo lang kay pastor para paano i-deal. Tapos observa mo si pastor paano i-deal. Hindi yung tipong, oh, ano ko ba naman? Ganyan naman. Sinabi na huwag mag, ano, eh, pantalon eh. Ikaw na naman eh. Okay? Diba? Simpleyan mo, gamitan mo ng wisdom katulad nung ano. Amen? Ano gagawin pag ganun? Bigyan ang bite naman nun. So, anyway. Tawagin mong sir, man. Iba, ganun. Okay, so, long-suffering, forbearing one another in love. So, dinescribe lang, yung sabihin ng loneliness, meekness, long-suffering, yung sabihin nun, dinadala mo siya. Iniintindi mo siya. Supposedly, siya na yung nakaunawa, na maaga ka sa church, ha? Dapat maayos ang suot, ha? Kaso hindi. Inuunawa mo siya. Katulad nga nun. Sabi yung huwag mag-short-short, ha? Sige. So, iniisip mo paano siya hindi more hurt at the same time, ma-encourage mo siya, okay? So, yung mga medyo talagang hurt, bayaan mo na sa pulpit yun, okay? Pag ikaw, minsan, kailangan matatakbo na iba dyan, mga kasundo, huwag mo naman parang, alam mo, pastor ka din. Forbearing one another in love, may pag-ibig. Kaya mo siya, dinadala, tinatsaga. Okay, move on tayo. Dito tayo tatagal eh. Endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace. Anong sabihin nun? So, kailangan kong ino to kasi i-review natin yung ating yung mga matagal na po dito, alam na po to. Kaya iba hindi pa.
Sorry, ano ba yan? Lumalabas dyan. Iba pala yung inano ko. Nasaan niya? Church. Iba yung sorting nito. Ang may sabi kasi doon, in one spirit. Ano po yung spirit? Ano nga yung spirit? Tinagalag nyo lang. Yan, nakita ko rin. Ano yung spirit? Endeavor muna. Ano endeavor? Sinabi na po kasi yung loneliness, long-suffering, forbearing. Medyo passive po kasi pag sinabing long-suffering, so hinahayaan mo lang. Kaya, ang ingay dito. Dapat kanina pa ako nakasigaw eh. Pero hindi. O kasi hinaalaw mo lang. Okay. Pag sinabi endeavoring, active po yan. Kasi yung ginagawa mo talaga. Pag sinabi endeavor, effort yan. Parang project ba? Trabaho. So, sinabing endeavor, tinatrabaho mo. Hindi ka lang passive. O sige, sinagakita ngayon ha. Okay na yun. Okay sa umpisa. Okay? Kasi iba, hindi cha-cha game eh. Nag-ano tayo, soul winning tayo. Saan ba tayo? O dyan, ang baho dito. Huwag na nga. Doon pa lang, hindi mo na matyaga yung amoy, yung mga itsura, pag sinaraduhan nga, hindi mo matyaga. Talagang hindi ka pa makakapasok. So ngayon, pag at least nakapagtyaga ka, dyan ka na ngayon magkatrabaho. So kaya, sabi dito, yung isa sa mga, yung sabi ko kanina, na trabaho natin, sabi dyan, kailangan magtrabaho ka para mapanatili yung unity. Okay, unity. BBM. Mahari lang yun. Joke yun. Parang ano yun? Ano yun? Power. Parang ganun. Sabi dyan, of the spirit. Kasi sabi nyo, panatiliin mo yung unity. Tama yun. Sabi nyo, of the spirit. Ano yung sabihin nun? Hindi lang ba yung iba kasi ganito. Madalas sa North Korea, united na united sila dun eh. Pero maganda ba yung unity nila? Pilit yun eh. Pag namatay nga daw yung pinaka-boss na doon, dapat lahat iiyak. Pag hindi, paparusahan eh. Ganun. At hindi. Hindi tayo ganun. Kaya, ito yan eh. Importante na matiatake natin. Kaya sabi dyan, kung mag-unite man tayo, dapat sa spirit una sa lahat. Ngayon, susunod na yan eh. Ito na, sa oras, sa, yan, sa suot, na maayos. Kaya, aralin mo natin kung ano yung spirit. Yung mga, again, yung mga luma na dito alam to. So, ito pinapakita ko ngayon sa inyo. Ito po yung isang mga na-develop natin. Kinakopya ko din sa iba. Ito daw po yung tatlong parte ng isang tao. Kung ang Diyos ay tatlo din, no? Three person in one God. The Holy Spirit. Of course, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Alam nyo ba yung tao? Tatlo din. Ayan. So, yung Spirit, taas, nasa gitna yung soul, and then yung body. Okay, para pagkatapos natin ito, alam nyo na ha. Kasi importante itong ano ito eh. So yung body, ito po yung karamihan. Pag materialistic ka, yan lang alam mo. Body lang. Masarap to, gawin ko to. Ayoko na, tamad ako. Hindi na ako punta, ganyan. Ano pa? Yan yung puro mga katawan. Hindi, parte ng katawan natin, hindi yan masama. Ang problema, dapat yan ay kinokontrol. Okay, kaya mayroong spirit and soul. Ngayon, ano muna yung spirit. Yan na tayo natin mamaya eh. Ito spirit na to, ito po yung patay sa mga unsaved. So, sinasummarize ko na lang po sa inyo ha. Ang dami pong nag-document ito, binasa ko lahat ng ano nila, and then nag-derive ko sa ganito na para pag tinuro ko sa inyo, yun na yun. Pero pwede nyong background check din, tingnan nyo lahat ng verses para sa inyong ano rin, kapakinabangan. Pero yan ang naano ko dyan, pag may tinutukoy pala na isang parte ng tao na patay at binuhay ng Diyos, ina-born again, ano yun? Yung spirit po, yun ay yung inner man. Ibang tawag din dyan, inner man. Okay? So, lahat ng tao meron niya kasi iba patay. So, hindi actively nakipag-communicate sa Diyos. Ngayon, pag mga saved, mga born again Christians, okay, hindi again, hindi yan ano ha, religion. Yan ay estado ng mga taong ligtas. So, yung spirit po yan ay buhay. And therefore, yan ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Makinig ha? Sa Diyos. Kaya iba po, pag tinuturo ng Bible, hindi ligtas. Baka iba sa inyo, hindi ligtas. Kaya walang ano, ha? Hindi naman. Pero isa rin yun sa mga indication.
Pag nakikita niyo po yung mga kaibigan niyo dito kasi tumanggap daw sa Panginoon, eh paano mo naman nasa ito? May sigurado yun. Kasi bago ka tumanggap sa Panginoon, naitindihan mo, dapat seryoso ka sa tumawag sa Panginoon. Hindi mo pwedeng pagmalaki yun, hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Ibang tao, pwede mo subukan lokohin. Depende kung gano'n sila ka-wise. Kaya anyway, pag hindi nyo naiintindihan yung nag-uusapan natin, magtanong ka, baka hindi ka ligtas. Ha? So kasi yung spirito ng tao na nandito, may pag-ugnayan naman sa spirito ng Diyos. Balik tayo sa body, ito naman body ngayon ay pag-ugnayan sa lupa. For example, dito, yung tenga natin, physically. Pag sumigaw ako, sinong tinatamaan? Una yung tenga mo. Okay? Physical muna. And then, saka palang papasok yun sa kaluluwa. Okay, mamaya tayo sa kaluluwa. Pero yung body, pag sinaktang kita, physical lang yun. Okay? Pero yung mga anak, pag minapal physical, eh, pag, pero pag inaaruga mo yung kaluluwa, alam nila, para sa kanila yun, okay yun, na-encourage sila. So ano pa, pag nagugutom ka, kaya sa Bible, yung fasting, paulit-ulit yan, para ma-emphasize po yan. Kahit gutom ka pala, buhay ka pa rin. Huwag lang totally, ha? So kaya yung fasting yan, exercise po nila yan para mapalakas yung spirito ay pagnayin sa Diyos, dinidenay mo yung katawan. Okay? Okay, so ano pa yung pakikipagunayan sa katawan sa lupa? Yan nga, masarap, masakit, physically lang. So punta tayo sa kaluluwa. Masaya, ganun din. Ay kiliti ka, body lang yun. Yung kaluluwa mo, ito yung mas pinaka-importante kasi ito yung mga nanatili. Okay? Patay na yung katawan mo, binulati na, naging abo na, tapos na. Andito pa yung kaluluwa. So ikaw yun. Ikaw mismo yung kinakausap kita, hindi ko kinakausap yung tenga mo. Hindi kinakausap yung utak mo. Yung utak mo, pinapras information. Pero yung aking preaching, sa kaluluwa yun. Kaya minsan may sigawan, may iyakan, hindi na madalas. Okay, may masaya din. Kasi dyan po yung kaluluwa, ikaw yung kinakausap ko. So yung magandang ano dyan na statement dyan is, wala kang kaluluwa. Ikaw yung kaluluwa, meron kang katawan. Tandaan nyo yun, parang hindi kayo malito. Okay, kasi pag materialistic ka, alam mo, ito lang eh. Move on tayo. So yung soul ngayon ay tatlo din. Okay? Para hindi kayo malito, para ma-map nyo na sa utang nyo, tatlo din po yung soul. So may mga iba-ibang function yan. So unahin natin yung mind, intellect. So sana talino tayo. Diba sa utang pa rin yun? Yung processing, I believe, sa body pa rin yun. Pero, mali ah. So ito yung talaga nag-iisip. Katulad yung sana nag-iisip kayo. Okay? So ito yung parte ng kaluluwa, pinaka ano nyo. Hindi yan basta sasakyan lang. Baga sa sasakyan, eh, sino yung putari sasakyan? Ha? Sino yun? Sino yun? Sino yung Joan? Oh. Oh, agad ah. Kasi tama yun, pwede ka magpalit ng sasakyan. Tama yun, no? Hindi tatakbo yung sasakyan pag hindi mo nilagyan ng gas. Ang nagde-determine ng saan pupunta yung driver. Or yung kung may boss pa siya. Sige ba, may patati kang tanong? Kaya po pala nung nag-boy si Adam, tinawag po siya malibig soon. Exactly, no? So, pero sa ingat din kayo dun, ha? Kasi yung iba naman, kaya nga may itong mga Jehovah's Witness, saka SD yata. Nagkamali naman sila. Isang party lang ng tinukoy nila dun. So, ganito yan, sa Old Testament, yung soul, pwedeng kaluluwa, pwedeng yung buong tao rin. Kasi nga, tama yun, kaya living soul. Kasi nga, especially kay Adam, kasi nga, yung isa, body, galing sa lupa eh. Kaya nung siya hiningihan ng Diyos, binuhay siya ng Diyos, kaya lahat po ng taong buhay ngayon, may utang tayo sa Diyos. Amen? Hindi ka buhay, hindi ka pwede pagsamasamahin lang ng minerals, ng tubig, tsaka oh, magkakaroon ng tao, hindi ganun. Kaya pag ikaw ay buhay, iba po yan. Napaka-importanting ano natin yan sa mga atheists, no? Kasi interestingly, kahit sa ang lugar, walang buhay, sa earth lang. Sila hanap sila ng hanap ng buhay sa Mars. Wala sa makita. Siguro meron dyan. Bira sa Earth. Kahit sa ilalim ng ano, meron. Buhay. So sana naintindihan. Anyway. Pwede ko ah. Yung soul, pinaka-importante yung part mo. Ikaw nga yun. Meron kang talino. Meron ka rin emotion. Separate po yan. Kasi minsan, nagde-decide ka. Maganda yung naintindihan mo. Wala naman sa puso. Okay? Like yung nanayin dito sa atin. Diba? Yung panalangin natin, Lord, eh, prepare mo kanilang mga puso at isipan. Kasi kung
gustong kaya nga nilang tumanggap intellectually, kaso ayaw naman nila. Diyan papasok po yung heart and emotion. Okay, ito yung nakakaramdam ng saya, ng lungkot, and sakit, okay, tampo, yan yun. Ngayon, importante niya yung will, ano yun. Sa marami, hindi natin madalas ginagamit yan eh. Actually, ginagamit natin yan kung napansin mo lang. Ano yung sabihin ng will ngayon? Ito yung parang, sinabing God's will, iba naman yun, yung sabihin nun, ito yung gusto ng Diyos. This time, ang pinag-uusapan natin, parte ng sarili mo eh. So, yung sabihin nun, itong parte ng sarili mo, ito yung namimili. Ito yung pinaka-core mo, kaya yung iba, dinadownplay nila yung belief in the Lord Jesus. Maliligtas ka naman, napalataya ka lang. Oo. Pero nasa sentro yun eh. Yung preacher, ipipreach lang sa katotohanan, mamimili ka pa rin. So, sa palagi mo, sino namili? Ngayon, punta tayo dito sa bilog ha. Parang, imagine yung bilog yan. Nasa gitna yung will. Sino mamimili? Paano namimili yung will? Pansinin nyo, yung apat na nasa nakapalibot sa kanya, lahat yan ay mga kanyang mga, sabi ng iba, consultant or inputs ba? Diba? So, kunwari, take time tayo dito ha, kasi punta nito. Kunwari, anong gusto mong trabaho? Sino undecided ba? Okay lang yan, di ba? Pero isipin mo yan, ano ba yung gusto mo kumikita ka? Intellect ang ginamit mo dun. Siyempre, gatabaho na rin lang ako, malaki kita. Eh kaso, sa US daw, yung maghakot lang ng basura, malaki kumpara dito. Kasi nga, ayaw ng iba yun. Eh, lahat sila dun, social. Ayaw mo yan. O sige, bigyan kita ng malaking... O sige, okay na yan. Ang laki ng sinisweldo. Anyway, kung matalino ka, kaya mga doktor doon, nag-uumpisa doon, ganyan, mga waiter. So, ang ginamit mo, intellect. Ngayon, meron ka pa tatlo eh, na consultant. O yung body, ayoko niya, nakakapagod yan. Ay, gusto ko to, sikat ako, yan. Kaya iba, artista. Kasi gusto nila, yung mukha nila, lagi nilang, anong ginagawa sa mukha nila. So, ano yun? Yung body ang sinunod mo noon. Kaya gusto mo, puro relax, relax lang. Sinunod mo yung body. Kaya ngayon may emotion ka rin saka heart. Ayoko naman yan. Kasi magbasurero ako, malaki nga sa US, malaki nga sweldo. Sabihin naman ako nung ano, uy, basurero. Madali kang masaktan. Again, akong practical at practical, pera, di ba? Pero may parte rin ng ating, ano yan, pagkatao yung gusto mo, medyo ano naman, nagalang ka, amen? So, yan. So, pag sinunod mo yon, hindi ka magabasurero, ibig sabihin, sinunod mo ng gusto yung heart. Yung spirit, ano nga yung spirit? Ganito yan. Kahit sabihin pa nung heart mo, ayoko niyan. Mas, ano yan eh, soul winner ka, basto ka. May kilang basto doon, binabastos, ayoko niyan. Okay? Body, sabi nung body, papira, basto ka, katabaho ka pa, basto ka pa, di pagod-pagod ka dyan. Hindi ka mamatay niya. Huwag yan. Eh, mind, intellect. Eh, lalo na yun. Oh. Sige nga, magkano ba sweldo dyan? Hindi mo alam. Hindi mo malalaman. By faith. Pero malalaman mo rin. Pero, hindi ka sigurado. Tantya mo. Matantya mo ba yun? Parang katatapos ko lang ng Chronicles. Sino ko pa sweldo sa Levites? Hindi sila binigyan ng lupa. Tapos, lilingkod sila ng Diyos. Tapos, grabe yung, di ba? May sarili silang libro. Leviticus, ganito gagawin nyo. Kayo magtuturo dyan. So, matalino ka. So, hindi. Parang ayoko niya. Gusto, simple lang. Buy and sell. Diba? Ayoko niya. Eh, ano spirit? Ano sabihin ng spirit? Hindi, magpastor kayo lahat ni ganun, ha? Again, ano yan? Sa Panginoon. May pag-ugnayan sa Panginoon, siya mag-asabi ngayon sa'yo. Ano ka? Ano dapat ikaw? Magpastor ka. Ngayon na, next time, paubaya mo na sa lahat sa iba yan. Suporta mo na lang yung isa. Siya mag-asabi nun. Amen? So, kumpleto na tayo. So, naintindihan nyo nga yung will. Siya yung later mamimili, mahirap yung ano niya eh. Pero kung mahina yung will mo, diba, kaya pag sinabi tayo, mahina yung will nitong taong to, ano yung sabihin nun? Hindi makapili. Dito ka, ay sige, dyan ako. Iglesia ni Manalo, dyan ako. Ngayon, yung mga bata, normal sa kanila yon. Kaya nga ginagabay natin sila. Pinapalakas natin yung mind, intellect, tsaka yung spirit. Okay? At even minsan, body. Putate rin yung body.
So, makapili. So, intindihan na po itong ating diagram. Sana, importante ito. Tsaka alam kayo pag alam nyo ito. Anyway, balik tayo. Kaya ngayon, kung saan daw tayo magiging united. Hindi ibig sabihin, for example, si, nari, alam ko, dapat lahat tayo nasa church lagi. Pero kung nari, isang kapatid ay meron pang, alam mo na, or, ito, example, for example, kung nari, may, ano tayong doktor, tayong member na doktor, eh, sa ngayon, hindi niya pa maiwanan yung ano. So, ano yung magiging, tawag dito, part niya sa church na maimportante. I-obligayin ba natin siya na dapat andito siya lagi, pati Thursday, pati Sabado? Kung mas makakapaglingkod siya sa Diyos sa ibang bagay. Intindihan niyo ba yon? So, hindi natin siya obligahin kung hindi naman yun ayon sa spirit niya. Ibig sabihin, hindi yun kalooban ng Diyos. Nakita natin, eh, dyan eh. Doktor na siya nung tayo nung maligtas siya. So, ano lang kailangan niyang para magkaroon tayo unity kahit wala siya mag-solve. Eh, ba't wala siya solve? Eh, nagpadala naman ng pangpakain. Hindi ka pa masaya nun. So, iniisip ka niya at least, amen, yung gawain. So, ano pa? Pastor, gusto ko rin maging preacher eh. Babae ka. Ano yun? Wala tayo unity niyan. Pastor, dapat lahat tayo preacher. Hindi. Sinisira mo yung spirit eh. Ito yung spirit ng Diyos eh. Amen? Yung thought, yung mismong mind of Christ, ito yun. So, pag sinabi ng Panginoon na lalaki at hindi babae, tapos gusto mong, ano, sabi mo ka maglingkod sa Diyos, wala ka sa spirit, wala tayo unity kasi wala tayo, hindi tayo nagkakaisa dito. Amen? Nakukuha na ba? Ano pang mga example dyan? So, yun na muna. Basta isipin nyo, ano ba yung gusto ng Diyos, doon tayo magkaisa, hindi yung pastor, butuhan na lang tayo, pastor. O, tingnan ko, pastor. Kasi alam mo, sinurvey mo natin yung mga karnal pala. Pastor, ano na lang, ganito na lang. Pag Sabado, fellowship, sa asiyahan na lang. Lalo, soul winning, ano natin. Yung JJX, bayaan na natin, napakalayo sa atin nun eh. Gastos pa. O, butuhan tayo, sinong, ano, unity yun, kasi magkakaisa eh. Hindi, hindi, spirit yun. Kaya may mga pagdidesisyon minsan talaga mabigat sa pastor kahit mag-isa lang siya. Okay? Pero unity pa rin yun in the spirit. So sana nakuha niya yung ano ko. Amen? Kaya tuloy na natin. Pero hindi pa tayo tapos sa verse. Ano pa dyan? In the bond of peace. So alam niyo ba na ano naman yung peace? Yung peace na yan, wala pa akong dedicated na ano dyan, oh, sermon. Pero nadas na banggit yan kasi nga minsan, katulad noon, okay, balik tayo sa kaninang illustration. Basta parang may kapayapaan, magbutuhan na tayo. Parang yung ibang ayaw dyan, eh, nakita nila, mas marami yung ano, may gusto dyan, di magkaroon tayong kapayapaan. In a way, okay yun, pero depending nga sa pinag-uusapan. Kaya nga nauna yung unity of the spirit. So, magkakaroon tayo ng kapayapaan ngayon kung kahit pa binoto to ng mas konti, pero according to the spirit. Ibig sabihin, gusto kagustuhan ng Diyos 'yan. Okay, naalala niyo kanina? So, ito yung gusto ko emphasize dito eh. Kahit humindi na yung tatlo, hindi yung butuan. Depende nga sa will. Pag sinabi ng spirit, ganito gawin mo, yung will ang mamimili. Pwede niyang itanggi kahit sino, pwede niyang pilitin kahit sino eh. Piliin, I mean, sorry. So, pero dapat ang tamang gawin niya, yung spirit, yung ano sinasabi ng Diyos. Okay? Kaya yun, dito tayo, yun ang unity dapat. So sana nakuha nyo yun, ang importanteng mga part yan. Yung mga ganyang knowledge, magagamit nyo at talagang gagamit nyo in the next lessons pa na kailangan nyo. Kaya bakit may band of peace? Pag sinabi yung band, ibig sabihin, nag-ugnay, di ba? Or pwede rin yung nag-bind, ganyan kasi yun, bound, bond, bind. So ibig sabihin yan, may kapayapaan. Pag alam mo, nakalooban ng Diyos yung ginagawa mo. Yun na yun. Okay? So, nakailang minutes na ako. Actually, na-project ko. Hanggang dito lang tayo. 45 na yun. Ano? Di ba yung spirit? Kung yung unsimple ang spirit, hindi siya makakatindi ng Bible. Yung meron siya spirit, patay lang. Yun ang description sa Bible. Yung spirit, yes. Yes. Yung nasabi sa Romans 8, di ba? Malala nyo. Anyway,
Natatanong mo, di ba? Okay lang. So, tuloy natin. 45 pa daw. Extend natin, ha? Kasi late naman yung iba. Tsaka yun, kantaan tayo. Okay lang yan. Ito na ngayon. So, nabanggit po yung word na unity. At napaka-importante niyan sa, kahit sa ang grupo, organization, institution. Kasi nga, imagine nyo, kunwari yung paa, yung kaliwang paa, gusto doon. Yung kanan, doon. Yung nag-split ka noon. At hindi ka nakapunta doon. Yung iba naman, gusto mag, ano ba? Kunwari, gustong umakit ng puno yung paa, gustong umakit ng puno. Hindi pumunta ka na malapit sa puno. Yung kamay, ayaw. Ano yun? So, ganun sa church, pag walang unity, sabog tayo. Nakakita akong ganyan, kawawa yung pastor eh. Bagay, kasalanan niya rin. Pero, ang hirap, wala unity. Okay, so paano ngayon natin tayo magkakaroon ng unity? Yan. Kaya binanggit dito hanggang, hanggang dito actually sa, ito, sa 13, no? Mabanggitin ulit yung unity. Pero in the future, future tense yan. So, anyway, kaya binanggit dito, there is one body. Bakit tayo dapat kailangan mag-isa lang ang body, yung church? O, nabanggit na naman yung spirit. Meron bang gusto ang Diyos na hindi niya gusto? Meron bang taong ganun? Mga babae daw, ganun. Hindi naman lahat. Minsan lang sa babae. Hindi dapat ganun. Amen? Si Biden daw, ganun. Parang ano eh. Hindi decisive. But anyway, ang Diyos po, kaya baptibay tayo sa King James only. Amen? Importante yan, kahit sa mga JJX, ano nyo po, emphasize nyo po yan. Kasi nga, hindi pwedeng sinabi ng Diyos sa isang Bible ganito, sa ibang Bible iba. Ano ba talaga sinasabi ng Diyos? Hindi naman siya si Biden, no? Kaya hindi naman siya retarded, di ba? Kilala mo si Biden. Yeah. Ang Diyos, ano yan, pag sinabi niya yun, ang kanya, sabi nga ng isang teacher ko dati, what I say, I mean, and I mean what I say. Ano sabihin na? Pag sinabi ko, yun ang ibig ko sabihin, yun ang sinabi ko eh. At pag sinabi ko yun, gusto ko yun, yun ang gusto kong mangyari. Hindi ako joker. Yung kasi yung inaano niya sa mean eh. Do you mean it? Do you really mean it? Ba't sinabi mo? I don't mean it. Parang si ano daw, si... Sorry, inaano ko yun sa mga ibang tao, no? Si... Basta yung isang preacher kasi, na Baptist pa, sabi ba naman niya, hindi raw niya Messiah si Jesus? Nung inaano siya, paano mo sabi yun? Mga pastor, hindi naman niya ibig sabihin eh. Ilang beses mo sinabi yun eh. Ano ka ba? Eh, hindi po madali dito. Sabagay, ako, dinedemonstrate ko sa inyo bilang paano maging preacher. Pero actually, kahit sa buhay niyo, ganyan din kayo. Gusto niyo ba, ganun kayo, sinabi mo kahapon, ganyan, ngayon, di na. Ako, magkakaroon ng conflict kahit sa ang trabaho. Pag boss ka, ganun. Pas, sabi mo, ganyan eh. Hindi yun ang ibig sabihin. Labo naman eh. Stop. Kahit saan. Kahit di ka boss. So, kaya dapat iisa ang katawan, iisa ang spirito, ay magkaisa. At inulit niya dito yung ating purpose. So, even as ye are called, hindi ka naman naging Kristiyano na hindi mo alam. Unless Katoliko ka. Pero hindi nga naman sinatunay na Kristiyano. Amen? Lahat tayo dito. Tumanggap ka sa Panginoon, hindi kita, hinipnotize. Diba? So, tinawag ka eh. In one hope, una sa kaligtasan, pero marami pa yan. Of course, sumusunod tayo sa Panginoon. So, ang ating hope ay siya, maayos siya, mabuti siya, dadali niya tayo sa mabuting lugar. Una sa langit, of course, sa katapusan na nating buhay. Pero even dito sa mundo. Hindi mo makakabasa ka dito ng... Huwag natin gagawin yun. Kanila lang yun. Kahit gusto ng Diyos yun, hindi. Lahat na sinasabi din ng gusto ng Diyos, pwede mo sundin gawin at hindi ka mapasama. Kaya yun na. Tapusin nito. One Lord, one faith, one baptism. So, kailangan mong banggitin dito yung Catholic. Ano naman? Dati yung Catholic, may kanta sila, isang pananampalat. At pag ikaw, pag winiwin mo yan, Ba't ibang religion pa? Catholic na nga. Dapat nagkakaisa tayo dito. Kaya ang tanong nga, paano na sabing magkaisa tayo dyan? Sabi kanina, di ba, sa spirit. So, ang tamang interpretation ngayon dito, hindi tayo sa Catholic, obviously naman.
Pero isa lang ang Panginoon, isa lang din ang pananampalataya, hindi niya tayo gusto magkawatak-watak. Eh basta ba't inaalaw natin sila? Kasi nga, ang tunay na pananampalataya, inaalaw yung mamili sila. Kasi nga, faith eh. So magpinili na kuna, lahat ng Pilipino, dapat baptist, hindi pwede yun. Never natin gagawin yun. Kahit pa nga mga anak natin. So pero syempre, dinadala natin sila dito. Pag nag-decide na yan, talagang ewan ko kung anong yan, bahala ka, parang si Fad, di ba? Ganyang kwento niyan eh. Mabait naman yung kanyang lolo, pero gusto yung lumago eh. Na ano siya dun, inauuntog siya dun eh. So, ang ganda naman ng anong lolo niya, kaya ganun po tayo. May ngayon, sila Steve, basta gusto ko maging ano, Catholic. Huwag naman ganun. Kung aalis kayo dito, sa mas maayos. Amen. One baptism. Okay, pinapaalala isang ang Panginoon ang baptism po dito spiritual po to. Okay. Gusto ko lang linawin. Sa mga yung iba ayaw na magpa-baptize kahit mali yung baptism. Ang issue lang sa atin kailangan ligtas ka, yan lang. Ngayon, yung iba nga kaya gustong malinaw. So, wala si Kim ngayon, no? Salamat nagba-baptize na siya, no? Wala siya, no? Si Kim. Ibig sabihin lang yan, baptism sa Panginoon yan. Natakilan natin sa Sunday School, no? Pero gusto kasi tapusin lahat ito hanggang 16, eh. Tuloy natin, one God and Father for one, di ba? Kasi nga, unity. So, isang tumatawag, isang nagtuturo, isang authority natin, bakit kayo hiwalay? Eh, so, pwede naman, katulad na banggit ko last time, yung mga para-church movement na tinatawag. For example, hindi ako masyado active sa church, pero mayroon sariling ministry, ang tawag nila doon. Kaya sana dapat within the church, hindi yung outside of the church. Yung pala kumikita na pa sila. Ganyan po yung ginagawa ng marami. Ginagawa lang yung affiliation nila para masabing hindi ka active sa church. So kakausapin yun. Oh, active member ako dyan. Anong tawag nila dyan? Standing member ako dyan. Tama ba yan? Basta okay, standing ko dyan. So sa atin hindi ganun. Pag hindi ka active, hindi ka member. Nabaptize ako dyan. Umaten ka ba? Makakita ng ano, humihiwa, manananggal yun. Hindi tayo manananggal dito. Okay? Kung nabaptize sila, member sila dati, hindi na naging active, ayaw na nila dito, hindi nagpapakita, hindi na sila member. Pag bumalik, na-restore, salamat, member na ulit. Ganun tayo, ha, dito. So, nasan ba ako? Kaya, puro isa, isa, isa. Isa ang Diyos, isa ang Tatay. So, hindi po controversial yan, ha? Iba kasi sabi, lahat ng tao anak ng Diyos. So, binanggit ko na yan. Meron ding isang verse na hindi ko alam saan, saan ata yun, Acts 20 ata yun. Kasi sinabi rin, lahat ng tao ay offspring ng Diyos. So, hindi na sinasabi ko naman yun, pero yun lang. Tsaka ito, medyo malabo pa. Pero karamihan ang sinasabi, sons of God, lalo na sons of God, anak po ng Diyos, yung ligtas yun. Okay? So, again, ha, dindihin nyo yun. Who is above all? So, ang Diyos ang lahat sa lahat. Hindi pwedeng mag-isa ka dyan. Ah, dito ako eh, kasi hindi maniniwala dyan eh. Hindi ka ligtas. Obviously, sa church po itong unang pinapangiusap ha. Pinakausap it. So, through all, ang Diyos daw ang kumikilo sa lahat. And in you all. So, Holy Spirit nakatira sa inyo. So, bakit kayo ihiwalay? Kaya magtataka tayo, bakit yung iba, hindi ko sinabing hindi ka naligtas pag di ka naikisa. Kasi sabi ko, lumalabag ka. Una, iba sa inyo, gusto rock and roll. Gusto, rock and roll. Christian naman eh. Hindi ka nakikisa, bakit? So, hindi agad tatanggalin, pero may question mark. Amen? Tuloy natin, but every one of us is given grace according to the measure of the gift of God. So, balikan natin yung kanina, member. Sinong pinakamalakas daw na muscle sa buong katawan? Katawan muna tayo. The? Heart. The heart? The? Dila? Kanino dila yan? Sino? Hindi. Ito daw. Okay. Ano lang, trivia lang yan. Ito daw pinawala kasi. Ito daw. But anyway, hindi pwedeng magmalaki yung Diyos sa paa, di ba? Imagine, ito lang illustration eh. Yung mata, pwede ba magmalaki saan? Ako nakakita lahat. O sige, bahala ka dyan. Hindi kita bigyan ng oxygen, sabi ng puso. Matay ka. Ay, magaling yung kamay. Kasi artist yan. Sige, dyan ka lang. Gusto nung paa dito lang eh. Naintindihan niya yung illustration na yan. So, binigay din ni Paul yun sa Bergamo dito, sa Ephesians. So, wag magmayabang.
Ang Diyos ang nagbigay. Amen? Kaya yung ang talino nung isa, no? Parang kumain ng calculator. Galing sa math. Sa natin nilalagay yon sa church? Accounting. Ito, maliit pa naman tayo. Pero, yun ba, pwede sa finance, kung ano man yan, or kumita ka na ng malaki, di ba? Dagdag mo na lang dito. So, ano pa? So, wala pa rin yabangan sa body of Christ. Kasi ang Diyos ang nagbigay nung biyaya, di ba? Pinanganak ka, matalino ka, magmamalaki ka na, sino nagbigay sa'yo niyan? Kung di mo kaya sagutin yung tanong na yon, mayabang ka. Kasi obvious na obvious yung sagot. Ang Diyos ang nagbigay niyan eh. Eh, ako nga pinakamatalino. Sino nga nagbigay? Hindi, ako matalino. Ako pastor dapat, kahit babae ako. Nangyayari yun, maling-mali ang logic na ganun. Ang Diyos ang nagbigay niyan, siya ang masusunod, kaya sabi niya, according to the measure of the gift of Christ. Ibig sabihin niyan, dito mo gamitin niyan, ha? Ikaw, hindi ka masyadong matalino, pero kaya mo naman, dito mo gamitin yan. Kaya yung ibang tagapakanta natin dati, yan, sabasibad kasi yan talagang ano niya, kaya matuto rin tayo. Amen? Kaya siya nilagay ko dyan. So, ang Panginoon nagbigay niyan. Kasi yung ano kasi ng iba, bad, ando, dalas daw late, kaya hindi nakakapag-umpisa. Kaya nga, parang si Bad, hindi naman ano, game naman to eh, di ba? Ang isa parang taga-takip butas lang eh. Okay lang. may paglalagay tayo yung isang sabihin, amen, sa church. At madalas nga, nabanggit sa inyo sa, ano, yung minsan yung mga ganyan, minsan hindi sila yung ano, binababa ng Diyos. Kaya mag-ingat. Ang Diyos ang nagbigay, gamitin lang natin yung gifts sa dapat gawin. Natin matatapos. Ilang minutes na ako? 57. Mga ano pa? 7. Kaya pa? Now that He ascended, dito na. Yung sabi natin, di ba? Again, yung iba, hindi na iniwala si Kristo daw ay punta sa impyerno. So, binibigyan ko lagi sa Acts 2 yan eh. Tsaka yung isa, nakalimutan ko. Tingnan ko dito. Ito po yung isa. Paibasa niyo po, ready? Sa Job, meron din. Pwede rin, sa Jonah. Okay? Ano yun, medyo indirect. Pero pakibasa niyo po yung verse. Ready, go. Now that He ascended, what is gained but that He also descended first into the lower parts of the earth? Sabi sa Matthew 12:40, as Jonah, ayun, Jonah nga pala yun. No? So, kagaya ni Jonah, na tatlong araw, tatlong gabi na nasa loob ng katawan ng balyena, gayon din naman ang anak ng tao na siya ay mapupunta ng tatlong araw, tatlong gabi sa puso ng mundo. Okay? At walang iba yung kundi sa gitna, sa core, impyerno po yun. So, dito naman, so may pangatlo tayo, no? Ephesians 4:9. Now, He ascended. Alam na natin, si Jesus nag-ascend. Pero sabi dyan, what is this? But He also descended first. Bago po siya inapunta sa langit, at yung, ano na siya, nagsama na yung kaluluwa, at espiritu, at katawan, okay? Glorified body ng Panginoong Jesus, siya yung unang-unang gumawa nun. Pero ba, una yun, siya muna ay napunta sa impyerno. Ano yung lower parts? Baka dyan lang sa first ground floor lang sa ano ba ano yun? Ano yung ilalim ng ground floor? Basement. Basement 1, basement 2. Doon lang napunta. Anong ginawa niya doon? Hindi po. Impyerno po yan. Malinaw po yan. Okay? Pero sabi doon, He that descended is the same also that ascended. Siya pa rin yun. Bakit binabanggit ngayon? Anong context ngayon ito? Kasi para magkaisa nga tayo. Kasi siya ngayon namatay para sa atin eh. Sa ating lahat. Kahit sabihin natin pang hindi naman masyadong masama. Di ba? Hindi naman masyadong masama katulad ng kapatid ko. Ito talaga, loko-loko to eh. Adultery to, ganyan. Tapos, kapatid dati ngayon. Pero isa lang ang namatay para sa yun. Isa lang namatay para sa... Ano pagmamalaki mo? Amen? Amen. So, nasa context pa rin po yan. So, tapusin po natin dito. Inabisado namin to hanggang ano, bad? 14 lang, no? Pero actually, context siya hanggang 16. So, sige nga, quote nga. Kaya sabi dyan, and He gave some apostles. So, para tayo maging united, hindi tayo pare-pareho ang bastol, hindi tayo lahat apostol,
Yung iba apostol, iba prophet, iba evangelist, okay? Again, yung, kahit yung kwento ni Paul, nagiging controversial sa iba. Hindi mo kailangan controversial. May part sa pinunan si Paul. Hindi siya nagpastol kasi nga, hindi naman siya married noong time na yon. Okay? At hindi lang yon, hindi talaga yun ang calling niya eh. Biloy mo, ano kayo? Iba siya eh. Evangelist church planter si Paul. So, hindi siya pastol. Pero ang dami siya pinag ginagawa ng pastol, ginawa niya. So, walang problema doon. Anyway, kaya malinaw dito, yung iba apostol, kailangan may apostol kayo dyan, ha? Wala kayo apostol dyan. Hindi, binigay lang sa iba yon. May nag-fulfill na ng apostol, 12, nagtaksil yung isa, pinalitan. Sabi nila si Matthias, pero hindi, si Paul yung parang nakikita natin in totality. Okay, kasi Matthias, wala siyang ano. Anyway, and some pastors and teachers. So, ang napansin ko dyan, lahat may some, pwede yung teachers. Ba't kaya? I believe kasi lahat yung teacher eh. Pero iba, medyo dedicated sa teacher, katulad ng mga babae, na hindi allowed sa iba, pero lahat tayo dapat teacher. So, pwede na rin yung prophets, mga preacher, ha, mga soul winner. Okay? So, bakit nga iba-iba? Ba't di nilang parang... Ganun ang style eh. Kahit ngayon, sa lahat ng modern at contemporary organization, lahat po ganyan. Huwag kang magreklamo. Amen? Mas nagagampanan natin dapat ating gampanin pag hindi ka nagmamarunong. Wala ka pang experience, gusto mo, ikaw yung ganun. Amen? Gawin mo lang yung role mo. Bilang member, kung kamay ka, huwag kang ano, mag-handstand. Minsan-minsan, exhibition lang yun. Pero hindi mo gagawin yun sa init ng araw, di ba? Bakit daw iba-iba? Ano yung pinaka-goal? Kanina, unity. Anong klaseng unity? So una, bago magka-unity na maayos, una, dapat tayo ay matured. Amen? Kasi pag, yun nga, sabi ko nga sa inyo, baka sino ba yung mga nag-ano? Ako dapat! Mga hindi mature yun. Yung mga mature dyan, kahit siya yung malaki magbigay, for example, di mo alam siya pala yun. Yung iba dyan, matalino pala, pero nakaganyan lang. Kasi hindi naman kailangan at that moment. Lalo nga yung mga magbibigay kasi tinuturo yun talaga sa Bible. Huwag mong paalam sa kaliwa yung ginawa nung kanan. Ano yung sabihin nun? Ganon. Hindi, yung sabihin nun. Huwag kang mayabang pag nagbigay ka. Especially ganon. So, kaya una, dapat mag-mature yung mga mananampalataya, mga saints. Para saan? Sa work of the ministry. Again, ang ministry, madalas yung church, sinatawag natin ministry. Kasi nga ito yung gawain ng Diyos. Sino mag-soul winning kung wala natuturuan? So kaya ito, aral tayo ng aral, tuturo, and then lalabas tayo. So paano magmamature yan? Magpaturo. Edify. Ano yung edify? Build up. So para isang building na nabanggit lang sa inyo, yung isang building na naasat ako sa building ng ano, pag-ibig kasi parang walang parking masyado. Ano ba ito? Gamit na gamit. Walang parking. So, hindi na-utilize na maayos. Pero pag maayos siya, kikita yan. Tinayo mo doon, nag-invest ko, 5 million. Ano yun? Kikita na yun. Kaya, mga mall, yan ang ano yun. Kaya yung mayaman yan. E kung yung building natin, tinayo natin, nag-invest tayo 5 million. 5 years na bumagsak. Ha, gusto nyo ba yun? Yung church natin, ganun. Subukan nyo. Puhunan dito, bukod sa pera of course, luha, dugo, pagod. After mamatay na yung pastor na original, wala na. Ano yun? Bagsak. So ang church dapat, lalo na ang church. Lalo yan, daming kalaban. Ngayon yung ibang church, nakatayo pa rin, may building pa rin, may pastor pa rin, may Bible pa rin, pero bagsak na yung ano eh. Hindi na totoong church. Pangit din naman yun. Ang nangyayari yun. May sabi dyan, pag nagtayo ka ng church, ng nag-building, dapat yan ay manatili. Ang gusto talaga natin mangyari dyan, unity in the faith. Okay, hindi lang mukhang united, kasi nga, tulad ng iba, basta, ano, pangit na kung wala kang religion eh. Okay, ito. Marami tayo, united siguro yung iglesia ni Manalo, no? Kasi po, pag may ano sila doon, pupunta sila doon, dami nila, yayabang lang pala yun. So, hindi in the faith yun. So, tayo dapat mag-unite sa pananampalataya. And, importante na naman, kaya mga kulto, alam mong kulto bakit? Hindi nila alam isa yung turo nila eh.
Lalo na yung mga Catholic, yung mga malalaki, wala yan. Ba't yan dyan? Wala. Hindi ko rin alam eh. Dito ako pinanganak eh. Ang maturity natin, dapat nag-grow ka dito. Amen? Kahit yung mga bata. Nakikilala mo, habang tumatagal, nakikilala mo si Jesus pala, ganun. Yung anak ng Diyos, ganun pala, anto perfect man, nagmamature ka. Dati, takot-takot ka, ayaw maglingkod, tamad-tamad, later, parang ikaw na yung, ano, nangunguna, for example, amen? Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Binanggit na lahat dito, eh. Mag-measure, sukat, pag sinabing stature, parang ano yan, tayo, tindig. Fullness, kalahatan. Nang, ay, ibig sabihin, pwede pala ako maging parang si Kristo. Hindi perfectly, pero yes, in a way, in many ways. Kung nag-preach ka, maayos ang buhay mo, maglilingkod sa Panginoon, anong pinagkain mo sa Panginoon? Yun yung gusto ng Panginoon, na may ganun ka. Amen? So sana ganun ang pinipicture nyo, hindi yung hindi kayo nakikinig. Lapit na po. Ano naman, ba't kailangan mag-mature? Kasi nga po, yung ang, attitude at talagang karakter ng mga hindi mature, ano? Nga, oh, dito tayo sa, ano, sa Discerning Word Baptist. Sige, saya mo yan, no? Oh, dito tayo sa iglesia? Sige. Andali mong dalin. Hindi joke ang church. Kasi sabi dyan, pag nag-mature ka, hindi na tayo katulad ng mga bata at ng mga alon, kung saan ang agos, doon. Amen? Kasi ikaw na mismo yung tatayo. Kasi alam mo yun, tinuro ng salita ng Diyos, ganun pala eh. Kaya kahit mamatay si pastor, ay wala na, ayoko na, wala na si pastor eh. Meron pa rin papalit. At mananapili ka sa pananampalataya. Amen? Amen. Huwag yung panalangin. By the slight, kasi sabi dito, mga magaling manloko yun. Pag sinabing slight, ha? Yung S-L-E-I-G-H-T, ha? Ibig sabihin yung magaling, matalino, na manloko. So kahit magaling sila manloko, hindi ka papadala. Cunning craftiness, ganun din, napakagaling, biruin mo. Biruin yung CCM, ito mo, paid, ano din yun, paid by works din yun. Ano hari? Tapos mayaman pa sila, doon na tayo. Wala nang pinagkaiba sa Baptist, di ba? Di ba? Di ba? Anong wala? Businessman nagtayo nun. Sino ba nag-send ka doon? Ay, Tanchi. Whereby they lie. So, ano yung sabi dito? Yung ibang tao pala naghihintay na sa'yo para maloko ka. Amen? Amen. Desiree, alam mo ba yon? May nag-aabang na sa'yo. Ito, pa-church, church, baptist, baptist to si Desiree. Papainan ko lang ng pogi ito. Aalis na yan dyan. Eh, pero kung si Desiree nakikinig talaga, ang Diyos ang magbibigay sa akin ng lifetime partner. Amen? Amen. Napansinin yun. Kaya, sino naman? Si Ezzy. Hindi, yung ano dito, yung medyo... Yung mga ano na kayo. Ito, si Kenneth, di ba? Jogs. Yung sabi ni Jogs. Yung G12 doon. Prosperity Gospel. Ay, mas maganda, nakita mo ba yung sasakyan ng pastor nyo, APB? Eh, sa amin, 4x4 eh. Dito ka na, Kenneth. Masaya pa din dito, kahit magulo kayo, okay lang. Diyan, sisigawan kayo eh. Ha, puro Bible kayo dyan eh. O, diba? O, kayo, ang gagaling ng pastora namin dito eh. Kita nyo naman, diba? Concert namin dito. O, yun ang sinabi ng Bible. Eh, ngayon, si Kenneth ay matalino. Oh, madadala ka ba ng jokes? Hindi. Kaya dapat magtayo ay, gagawin po nila yan. Kaya nga ako mismo, inaalam ko na yung mga diskarte nila, pakontayin ko na agad. Amen? At kayo din. So ngayon, tapusin natin to. So pag kayo'y naglilingkod na, ano na, banggit na kanina yung love, di ba? Yung pagtsatsaga nyo. Ang sabi doon, forbearing one another in love. Love na naman tayo ngayon kasi nga ang hirap magtsaga sa mga kusinong kapatid na karnal kung hindi ka nagmamahal. At dito naman lalo pag sa ano to, doktrina na to. Na-experience na ba yung mali sila, alam mong tama ka at actually alam na rin nila na mali siya pero hindi mo pa rin sila makonvince. Ang hirap, di ba? Pero sabihin mo lang yung totoo, huwag ka mag-compromise. Ito, yung anak nito, bakla eh. Kaya sabi sa Bible,
Wala nang pag-asa yun eh. Yung mga ano ah, galit ng Diyos dyan eh. Eh sinabi sa akin, ano sa palagay mo dito? Hindi, sa palagay ko, okay lang yan. Kasi mahal kita eh. Hindi. Speak the truth in love. Magkaano yun, magkasama. So paano mo sabihin ngayon yun? Una, katotohanan, pero may pag-ibig, paano ngayon yun? So ako, ginagawa ko, alamin ko yung exact lang, eksaktong anong, baka may pag-asa pa ako na, bata pa naman niya, baka na ano lang yan, alam mo na, hala nila, cool na cool yun, kasi every June, may ganyan, dahil kay Isko, kung naman yan, kala niya cool yun, nakisama, so baka yung pag-asa pa, alamin mo, eh ang hirap mo, basta na, alamin ko pa yun, hindi ka manak yun, kaya nga, kailangan mong pagmamahal, mahirap, I'm sure, I know, I understand, pero, sabihin mo yung katotohanan, siguraduhin mo yung nagmamahal ka, hindi yung naasal ka lang. Okay? May grow up in Him, in all things. Ito na naman. So, pag ikaw daw ay nagsasalita ng katotohanan, na may pag-ibig, ang ano niyan, ang nag-aalaman kasi ako, yung alaman ko, minsan, ang pangit ng tubo. Ayoko na mag-gupitin lahat, pero kailangan talaga eh. Pag ginupit mo yun, tutubo yung maayos, yung gusto kong direction, kasi pa ganyan, depende. So, ang Panginoon, ganun din tayo, dad, maayos ang ating growth. Hayaan mo ang Panginoon ang mag-lead sa'yo. Kaya sabi dyan, which is the head even Christ. So, siya yung mag-lead, hindi yung... Hindi, pag sinabi natin yan, maraming mawawala dito eh. Ayaw nila sa Panginoon, yun lang yun. So, hindi natin sila kailangan. Kailangan natin sila magbago. Kailangan natin sila mag-mature sa Panginoon, hindi sa church lang. Tapusin natin ito. Ito na. For whom the whole body fitly joined together. Okay? Alam nyo, Voltron? Ayong ano? Voltis 5. Hindi lalo tayo. Sabi nga nila, yung katawan daw ng tao ay parang napaka, the best machine in the world. Eh, mas best pa doon yung church pala. Amen? Yung church magaling kasi hinahalin tulad tayo sa isang katawan na fit daw. Joined together, compacted by that which every joint supply it. Ang ganda na. Isabihin, sino ba yung... Sorry, ilang minutes na ako. Tapusin natin ano? Verse. Alas 9 na pala. 5 minutes. Okay. So, naano ko lang kasi, yung... Even yung, ano natin, environment, nag-ano yan eh, nagtutulungan. For example daw, sa isang... May isang dagat kasi sa Europe, bandang Russia. So, ginawa nila, pinilit nilang, kumbaga, binaliwala nila yung ano, okay lang yan, alisan natin tubig yan, i-divert natin. Bandang muli, talo sila, uminit, pag summer, lumamig, pag, kasi yung pala, kinukontrol ng dagat yung ano eh, temperature. And then, ang daming naging ano, kasi nga, yung ibang bagay, sinusupplyan niya, yung katulad doon, sinusupplyan ng tubig, yung pala, bandang muli, yung tubig pala yung magkocontrol ng temperature sa lugar na yon. So, ganun din sa atin, katulad niya. But, basta, mayaan mo na yung mga, for example, yung mga, yung mga makulit, mga kardinal, babayaan natin, basta tayo-tayo na lang, mga good people. Mga mabait. Kung may makulit dito, huwag natin tiyagayin, huwag natin sunduin. Diba? Huwag mo nang puntahan. Hindi mo alam, minsan yung mga yan, yun din yung diyan ka naman matututo. Bilang, for example, teacher ka. Eh kung lahat ng tinuturuan mo mabait, sa palagay mo, ano, hindi ka rin matututo. Hindi ka mayahanda. Minsan, sa kailangan mong yung tibay ng dibdib. No, minsan, later pala, itong taong pala to, kahit makulit ngayon, yung pala yung ay, maglilingkod sa Diyos ng mga tapang pa na hindi mo kaya, oh, ba't di mo chinaga ngayon? Naitindihan nyo ba yun? Kaya basta idagdag ng Diyos sa atin. Okay yan. Kaya ganun tayo dito. Wala tayo dinadagdag dito. Pilit. Hindi ganun. Kuha nga tayo doon. Kuha tayo dyan. Nag-advertise tayo sa Facebook. Kami po yung naghaharap ng mga member. No. Ang Diyos ang magdadagdag sa atin. Yan. So, pag dinagdag ka na, ibig sabihin yan, may gagampanan yan. Okay, may gagampanan yan para sa kabuuan ng katawan. According to effectual working in the measure of every part. Ibig sabihin lang nun, yun yan, may effectual, ibig sabihin effective po yan. Okay, may mga bagay na
pwede ko rin pangkamot yung paa ko, di ba? Hindi naman yan eh. At pwede rin naman akong maglakad sa pamilya. Pero hindi siya dun ano eh. Hindi siya fit dun. So kung ano saan siya effective, dun dapat. Okay? Make it increase of the body unto the edifying of itself in love. So ang ganda, no? Basahin na lang natin. Isabihin lang, may edify ang bawat isa, kahit minsan yung mga bagong mananampalataya, tapos mag-testimony ngayon dito, parang mali-mali pa yung kinukot na verse, okay lang yan, di ba? Ganda nga yun, may bago. Amen? Amen. Nagkakabisado na iba, salamat. Maganda yun. Pero again, babalik tayo sa love. So, yun. So, bakit yun ang vocation? Alam nyo na yung trabaho nyo ngayon? Sa church? Anong vocation nyo? Trabaho? Ano? 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 Wala! Mag-cellphone, pasto. Pakyut. Ang parami. Mag-serve. Ano nga, specific? Madami kasi, okay? Kaya tinatanong eh. Minsan, yung isa tagapakanta, yung isa magbibigay, lahat naman tayo dapat magbigay, pero iba, wala pa eh. Yung estudyante, wala pa, di ba? Ano pa? Soul winner, ba? Teacher, iba? Pwede na rin, paganda. Pwede rin yun eh. Pang bulaklak, kahit nga sa mga halaman, may bulaklak. Ano bang silbi ng bulaklak? Wala, pang paganda. Di ba? Meron din. Oxygen din. Pero kung kaya nyo mo maging ano, halaman na maganda na, matibay pa, yun ang the best. Amen? Ang pangit naman sa katawang pasto ng maraming kamay. Eh, you know what I mean. Okay? Mababalance din yan. Ang Panginoon magbabalance. Kaya, huwag ka magtaka, hindi tayo lahat natalino, hindi lahat professional, hindi lahat tayo dyan ay mayaman. Ganun po ang church talaga. Amen? Gutom na ba kayo? Patience. Natapos na po tayo. So, let's pray, Lord. May salamat at mahirap na chapter, Panginoon. But yung application makikita namin ay simple at madali naman unawain, Panginoon, na magmamature kami para makapaglingkod at pare-pareho kami at magkakasama. Hindi basta maglingkod, payabangan, dahil yung isa lang magaling. Ano, makita namin yung unity na maayos, Panginoon, in the spirit, sabi dyan. At ariin namin sa amin ito, Panginoon, ito'y aming trabaho. Ito'y aming parte namin, nagampanan ang trabaho namin sa church, Panginoon, sa iglesia, at pamilya niyo po, Panginoon. So, nawa, sa mga bago pa lang, makita na nila yung kanilang sarili na naglilingkod sa inyo. Paghandaan to, Lord, yun, yung sa amin naman, nakaya na. Yung magagawa kami, gampanan namin bilang isang trabaho nga po, vocation. At kayo po malalati doon sa bagay na yun. Pag kami nagkakaisa, mas effective, Panginoon. At kayo rin po magdagdag, mga kailangan pa po, Panginoon. At pray also sa mga additional resources, Panginoon. Again, funds. At medyo masigip na rin kayo, Panginoon, according to your will and timing, Panginoon. Kayo pong mag-bless sa bawat isa sa church. Kailangan po, Panginoon, kayo malalati. In Jesus' name, pray. Amen.